Samahin po ang biyaya, awa, habag, pagkapala, katotohanan, kabayabaan, pag-ibig mula kay Abay Hawa. Sa magandang araw po sa bawat isa. Atin pong talakayin, minsan pa yung aral ni Ian Akda Hingil kung nasaan si Satanas at yung unang bahagi ay nasa kwarto raw po. So ipagpapatuloy po natin yung mga kwentong barbero, kwentong kutsero ni Ian Akda. Ano? Sa lahat naman ang sasabihin nito ay hindi mababasa sa kasulatan. Kaya lamang po natin tinatalakay ito para maipalabas dito yung kasinungalingan ng hindi lamang si Ian Akda. Lahat ng mga bulang mangangaral na nakatatag dito sa Pilipinas at sa iba't ibang parte ng buong mundo. Ang layunin po ng munting channel na ito ay expose lahat ng sumasalungat sa aral ni Abay Hawa. So, tungayan po natin ang ikalawang bahagi ng ating ginagawang pagtalakay. Alas, negatibo. Diyan nyo naiisip na walang nagmamahal sa inyo, na wala kayong kwenta, na hindi nyo na kaya, na wala na kayong magagawa, wala na kayong pag-asa. Sa kwarto po madalas nagsisimula lahat ng kaisipan na yan. Alam nyo po, pag may problema na sa buhay, madalas ang gagawin ng mga tao, pupunta yan sa kanyang kwarto at mag-iisip-isip po yan. At kapag nakita ni Satan na ikaw ay maraming iniisip, dadagdagan niya pa yan ng mga negatibong mga kaisipan. Maganda ng kwento, ano? Yan ang tinatawag nating mga kwentong barbero. Sa isang nasa laman, kuha-kuha niya yung mga bagay na nangyayari dahil siya mismo ay nasa laman din. Ibig sabihin, bakit nasasabi ni Ian Akda itong mga bagay na ito kung hindi nangyari sa kanya? Ano? At siya pala ay sa kwarto nagmumuni-muni pagka may mga problema. Ano? So, sabi niya ho yan eh. Okay. At madalas kapag nag-iisip ka, parang mayroong bumubulong sa'yo ng mga negatibong bagay. Alam niyo po, dyan po kumikilos si Satanas. Mga kapatid, kailangan niyo po malaman to na madalas po nagsisimula yung depresyon o yung kalungkutan sa kwarto ng mga... Sa kwarto lang ba? Ang daming lugar. Ah, pagdating sa depresyon, hindi lang kwarto. Kahit nasa labas ka. Ano ho? Sa bagay, sabi nga natin, mga kwento lamang to. Tao. Kasi dyan po umaatake si Satan kapag nag-iisa ka, kapag wala kang kasama. Lalo po hindi rin totoo yun. Base doon sa 12:9 ng Apokalipsis, hindi nag-iisa si Satanas dyan. Oo, hindi nag-iisa. Pero mo, nasa sanlibutan. O, tandaan noon natin ha, kapag may tao, may Satanas. Yan. Basta may tao, kung saan mayroon tao, andun si Satanas. Ngayon po nagkaroon ng pandemya, lahat po ng tao madalas na nasa bahay at madalas nakakulong na po sa mga kwarto yung mga tao at mga kabataan. Kaya marami pong mga nadidepress kasi nga po, dyan po pumapasok si Satan sa inyong mga kwarto para bigyan kayo ng mga maling kaisip. Ngayon na pala, ano? Bakit po noong sa Mateo 6, binabanggit doon, pag ikaw ay mananalangin, papasok ka sa loob ng iyong silid. So, kontra doon sa sinasabi ni Ian Akda, ano? O, di ba? Pagka ang wika, ikaw ay mananalangin, pasok ka doon sa iyong silid. Kwarto yun eh. Manalangin ka doon ng wika. Pagkatapos, si Ian Akda nasa kwarto si Satanas. O, which is which? Ha? Di ba? O, logic, simpleng logic lamang po yan, ha? Kaisipan. Mga negatibong kaisipan. At sa pamamagitan niyan, lalo kayong malulungkot. Ayon nga po sa isang pag-aaral, mas tumaas po ng triple ang mga nadedepress na tao sa US. At ganyan din po sa iba't ibang parte ng mundo dahil po sa pandemya. So ibig sabihin po mga kapatid, mas dumami po yung nadepress simula po na nagkaroon ng pandemya. Kasi nga po, nakakulong sa kwarto. At kung ano-ano na pong mga pinapaisip ni Satan, dun sa tao po na yun. Hanggang sa tuluyan na po siyang bumigay. Hanggang sa tuluyan na po mawala ng pag-aaral. Kiliting-kiliti ho yung mga nasa laman ito. Oo, nag-uumapaw ang kagalakan. Kasi alam niyo kung bakit? Yung nagnanarate, laman. Oo. Kaya madalas, sa kwarto rin po, makikita nyo, wala na pong buhay yung ibang mga tao. Kaya napag ikaw, merong espiritu, kasusuklaman mo lahat ng kasinungalingan ni Ian Akda. Kasi nga po, dun po siya dinadali ni Satanas. Pangalawang lugar po kung saan po madalas tumatambay si Satanas, yan po ay isang paaralan. Paaralan naman ngayon.
O di, nung unang bahagi, kwarto. O ngayon, paaralan naman. School. Ano man pong school yan? Madalas po na andyan po si Satanas. Kung kanina po, kapag nag-iisa po tayo, pwedeng-pwede niya po tayong atakihin. Pero dito naman po, kahit po sa mataong lugar, pwede rin pong umatake si Satanas. Lalo nga po dyan sa paaralan. Mga kapatid, hindi siya nandun sa paaralan dahil sinasabi nga na dating simenteryo yung mga paaralan. Wala pong connection po dun yun kung palagi po meron mga bad spirit po doon sa mga school. At higit sa lahat, wala rin po sa simenteryo si Satanas kasi wala naman po siyang... Yan ang mali mo. Bagay, sabi nga, malimit lahat ng sinasabi mo muli. Andyan si Satanas. Oo, namamatay nga si Satanas eh. Oo. Diba? O, akala mo kasi ang paniniwala ninyong mga nagsipag-aral ng mga teolohiya, si Satanas ay ang buhay ay walang hanggan. Hindi. Nagkamali kayo eh dahil hindi ipinagkaloob sa inyo ni Abay Hawa yung makaunawa. Santiago 3.15. Hindi ito ang karunungang bumaba mula sa itaas, kundi ang naukol sa lupa, sa laman, sa diablo. Kaya sinasabi ko, pagka may tao, may Satanas. Ano? So, tuloy pa natin. Ang gagawin po dun eh, mga patay na po yung naan dun. Ano pa pong gagawin niya? Ang pinaka-goal niya po, ang gusto niyang puntahan, yung mga mataong lugar, yung mga buhay pa po. Mali pa rin. Alam mo kung bakit? Kasi si Satanas ay laman at yung mga nasa laman, patay na yan, spiritually dead. Diba? Wala, yung mga nasa laman, lahat yan ay patay na sa harapan ni Abay Hawa. So, mali, mali. Ngayon po, sinasabi ko nga po sa inyo, sa paaralan po, sa lugar na kung saan maraming tao. So, dun po punta si Satan sa kung saan marami siyang malalapa. Mga kapatid, ang... Malalapa. Kahit saan nga, kaya nga yung 12 ng Apokalipsis, ang liwanag dun eh. Siya yung dumadaya sa buong sanlibutan. O, hindi lang sa kwarto, hindi lang sa paralan, buong sanlibutan. Ang dinadaya niya, kasama ka na doon, iyanakda. O, dadaya ka. Sa job description ni Satan ay manira po ng buhay ng tao. O yan, gawain mo yan, sirain mo yung buhay ng isang tao. Ha? Bakit? Saan ang dahilan? Inililiko mo yung aral ni Abay Hawa. So papasok din po yan sa eskwelahan. At talagang target niya ay yung mga estudyante, yung mga nagsisimula pa lang maturo. Hindi totoo yun. Hindi lamang estudyante. Eh ikaw, hindi ka na estudyante, di ba? O, hindi lang profesor, hindi lang abogado, hindi lang lahat ng nagsipag-aral, lahat ng tao na walang espiritu ay Satanas. Diablo. Bakit? Laman. To, lalo na po pag high school at college. So bakit ko po nasabi itong mga kapatid? O, tandaan natin, hindi lamang high school, college, ultimo nakagraduate na. O, di ba? Ultimo nga abogado eh. Ultimo nga guru. Di ba? O, ultimo nga presidente. O, di ba? Nandiyan din ho, si Satanas. Pansinin niyo po to, saan po madalas natututunan ng mga tao yung mga kalokohan, yung mga hindi magagandang bagay? Madalas po sila nai-influensyahan ng mga hindi magagandang bagay dyan po sa eskwelahan. Kala pa rin. Oo, hindi naman 24 oras nasa eskwelahan. Diba? Yung kapaligiran. Diba? O, di mali na naman. Nagsisimula na rin po dyan yung mga bisyo at yung mga kung ano-ano pa pong mga kinakaadikan nila. Dyan na rin nagsisimula umibig yung mga tao sa mga maling tao. So, ibig sabihin, hindi pa tamang panahon pero umiibig na. Kaya nangyayari, maaga na bubuntes yung ibang mga bata. Kasi nga, umibig sa maling tao. At yung iba po, dyan na nagsisimula na magnakaw. Dyan na magsisimula na mangopya at magkating classes at kung ano-ano pa pong mga kalokohan ang ginagawa po ng mga estudyante sa eskwelahan. So, magaling talaga magkuwento eh, no? Kaya nga sabi ko nga, yung mga nasa laman, kuha-kuha niyan. Parang yung kanilang mga tainga ay tuwan-tuwa sa pakikinig nung nasa lamang ikinukwento ni anak na. Sa eskwelahan po, dyan na po talaga po mapasok yung tinatawag natin na peer pressure. So ibig sabihin sa mga maling ginagawa ng mga estudyante at kung sino pong naandun sa school,
naiimpluwensyahan po yung tao. Ngayon po, sino po ang nasa likod niyan? Siyempre mga kapatid, walang iba po kundi si Satanas. Kalimbasa ay hindi kilala ni Ian Akda kung sino si Satanas. Kaya, at hindi lamang si Ian Akda, lahat ng relihiyon, lahat ng mga aral na may aral na imbyerno, lahat yan hindi kilala si Satanas. At kung ang kasulatan ang tatanungin, kilala, alam. Hindi po pwedeng hindi malaman ng isang mananampalataya kung sino yung Diablo, kung sino yung Satanas. Ay palibasa ay hindi po sila pinagkalooban na makaunawa, kaya sila ay kasama rin doon sa lalang ng Diablo o nung laman. Kaya lahat ng sasabihin ni Ian Akda, lahat yan puro kasinungalingan o yan. Puro imbento yan, lahat yan. Lahat, puro imbento, sari-saring turo, kinatang aral, puro yan imbento. So, maliwanag ko mga kapatid. Ito yung ikalawang bahagi ng pagkukwento ni Ian Akda. Abangan po natin yung ikatlo pa. Muli po, maraming salamat. Magandang araw po sa bawat isa.